tatlo winners ng 500 diamonds each, okay? So don't basta ganun. Take advantage na to, mga besties. I-share nyo itong live natin para manalo. Tsaka ano guys, don't forget to follow our social media accounts na dyan sa pin comment. Abangan nyo yung mga pinupost namin dyan. Pero ito na, 1-0 lead in favor of Arkangel. Blue side ng Arkangel, red side naman ng New Era. Teka, mamaya na natin sila pakilala. Mukhang magkakaroon agad ng bakbakan dito. Pero sa red side, Zach for the Valier, Ares for the Johead, Mats for the Kimi, C6 for the Grok, and Andre for the Cho. At sabi naman naman dito for Arkangel, Sakuragi for Tams. Saksa naman dito for Bruno. Isa naman for Kufra. Pero wait lang mga kaibigan, there's more. Dito in-invade dito ng New Era ang Arkangel, but still the same. Arkangel was able to secure their own blue buff. Ninja Kila naman dito for an Xborg at Kiki for Sicilian. Actually maganda yung ginawa ng New Era dun. Alam kasi nila, papos daw sabi ng Kimi, for the 5 minuto na ang aming naibigay para sa inyo. So for this one, Arkangel, tignan natin kung ano nga ba ang kanilang ipapakita. Natalbogan pa si Zack, so possible. Pero nakapag-regenerate pa rin siya dahil may Lido Wanderer, pero patay pa din First Blood para kay Izon. So sabayan pa dun sa top lane naman, Johead ay nakakuha din ng kill. So maganda ang pinapakita ngayon ng both teams. Yun, tama ka dyan mga kaibigan. Ito, isang mabilis lang. Sa team YouTube natin dyan, ito, kaka-upload lang ng video ng NXP, may mga nag-comment kagad. Chef Jeffrey Kabugoy, ayan, shoutout sa'yo. Top Dog 993, ayan, mga napalulupit na mga comments natin dyan. Kaya yung mga gusto nyo magpa-shoutout dyan sa team YouTube, comment lang kayo sa mga videos natin dyan. Syempre, most likely napapansin natin yung mga nasa maraming magaganda views sa'yo. Magagandang comments. So, ito na, ako po, ayun, going back sa ating laro sa Kuragi has been taken down. Kagad doon, 2-1 kagad ang ating score in favor of New Era. May ganti ba ang Arkangel? Subalit, wala. Nako po, medyo... sa na game 3. Ito na, Ninja Kila na ejector pa. Saan ka pupunta? Cyclone Eye? Nakuha. Cyclone Eye nakakuha. O, sliding to the left pero hindi na inabot mga kaibigan. So, Marathon 3-1 ng ating score. Arkangel nangangamba dahil dun sa nakuha nilang Kimi. Pero don't forget na meron pang Bruno dito, which is nakapatay pa nga sa bottom lane. Pero Andre, level 3 lang naman. Wala pang mabigay na Way of the Dragon yan. Top lane Sakuragi, labang kay Match. Medyo masakit nga naman ang isang Kimi dito. Kailangan lang isecure ni Sakuragi yung linya. Kailangan lang niya i-clear para nga naman hindi makakuha na objectives ang isang Kimi. Tama ka dyan. And for this 2 minutes and 30 seconds onto our game time, Lord, I mean, 30 will be up in few moments or few seconds. Magandang-gandang pag gagawin to. Hindi naman sila nagkaalayo ngayon pagdating sa Gold Arkangel. Sumasagot-sagot pa rin naman slowly, little by little. Pero ito na, ako po, nagkakitaan na naman. Ulti kaagad kay Kiki dito. Binitaw na. Ladies, ito na, pasok din si Ison pero nadulas lang ng konti. Medyo nagkamali. My friend, disengage na ang Arkangel. New Era still doing their very best. Grabe. Nazo-zone out pa rin talaga nila dito ang Arkangel. And mukhang gusto talagang ipersa ng New Era ang laban na to game number 3. Why not, Coconut? Diba? Lahat, kung kaya, edi gawin. Why not? Ibigay natin kung kaya naman eh. Pero nakita natin yung Way of the Dragon dun ni Andre. Pero dahil nga may Purify dito ang isang Sicilian, nakataka siya dun. Oo. Goods na yan, goods na yan. Pwede na. And ito na, open na ang turtle dito mga besties. Just level 1 turtle pero... Ito, alam nilang nandun doon. Na-reset. So, maigi na yung nireset nila kasi ibigay nila nang ibigay yun doon. Kumuha muna sila ng kill sa top lane para at least maging okay. Pero oops, no good. Stoppable first pa nga. Lalaban yung dalawa pero na-burst daw na kahit merong vengeance ang isang Thams. Talaga naman papatayin pa din. Pero may grok na. Niyakap yung pader pa. Sinukat. Lalagyan ng hollow blocks. Pinalitadahan ng kaibigan. Minasilya. Baka minasilya. Nadali lang ng konti or hindi ganun kaganda yung pwesto din kasi ng kalaban. So, hindi kayang abutin ng isang Kufra, ladies and gents. 2-4 ang ating score this time in the 4-minute game time. Wala pa masyadong big deal na kaganapan. Maaga pa tayo. Wala rin mga big ups dito na nagaganap. Item check tayo for you sa mga viewers natin, for our viewers. 4-man mask para sa Arkangel at 3-man mask lang for New Era. Naku, napabayaan pa nga pero naka-secure pa din dito ng New Era. Ang tagal nilang pinabayaan yung turtle dun pero na-secure pa nga din dahil dun sa Wild Charge na naibigay ng isang Grok. So, saksa dito, nahihirapan.
na makalapit dahil nga naman alam niya, wala si Insanity, binigay sa bottom lane para nga naman maklear, pero oops, pwede kang patayin yan, huwag ka paloko-loko dyan, hindiakila kasi naka-high-end ra yan. So, mas malaki yung damage niya sa'yo pagka ikaw lang yung nakikita niya sa mapa. Exactly, tama ka dyan. And for this mga kaibigan na blue buff dito, for Bruno, makukuha niya for the... For the second time around, ito din another Lido Wanderer as well. Pero ito nakita na sa wakas, nakakuha na ng entrapment operation. Pero naku, napakalayo ni ano dito ni Joyd. Ares, mukhang mabubuhay pa. Naku, hindi na binalo up ni Eason. Masyadong agang kanyang pag-iwan sa Akuragi dito. Holding his own life, mga kaibigan, patay. Pa another 1T6 dito. Wala na rin boy from his Grak. Lumalaban, pero si Eason, naku po, napasobra. Naku, what is happening, Arkangel? There's a lot of errors. Coming from their team members na ako. Partida, hindi pa sila yung ano. New era pa yung lag ngayon, di ba? New era pa yung humingi ng post kanina. Pero siguro nawala yung momentum, pre. Oo, nawala yung momentum. Nakakawala din yung momentum, pre, pag medyo matagal, di ba? Pumapalag ang new era, mga kaibigan. Na-reset. Nice reset. Nice reset yun para sa ano, Arkangel. Expert, oo. Kasi kailangan nila yung ano eh. Red buff eh. O orange buff. Para dun sa Saksha. Ito na, mga kaibigan, 6-minute game time. Wala pa naman, pero to si Grak, napakalalim pag ito. Nakasalubong ka ng ano. Yung problema dun, nireset, naabutan tuloy ni Bruno. Dapat, ano, di na nila yun, ano, nireset siguro yun. Or kinuha na lang niya. Ay, ito pa, pag nakuha niya pa yan, nantindi mo na, ayun, sir. Nakuha niya pa. Panel Grak. Panel Grak, mga kaibigan. T6 dun, maganda ang ginawa. Bottom lane or top lane natin, kinukuha dito ni Zach. So, early stage kasi, iba pa rin yung tulong ng dalawang mage. I mean, iba pa rin yung tulong ng mage, Kimi. Kakaiba tong Grak na to. Kanina pa to ng game number 1 eh. Ngayon game number 2, nagpapakita pa rin talaga ng kalupitan. And for Arkangel naman, medyo behind nga lang sila. Tulad sila, minat na maganda yung draft nila. Pwede pa tong kuhanin eh. Pwede pa tong kuhanin. Wala, sinecure na. Ayun. Sinecure na, mga kaibigan. Pero Web the Dragon na ibigay. Una, slide down pa nga dito si Andre. And patay agad. Ice 1 para kay Zach naman. Pero keke, mukhang maganda rin ang kanyang ibigay. Pero kasi dito, habang tumatagal, mas nakakapag-farm si Saxa. Nakakapag-farm din si Sicilian, which is, alam natin, late game. Pwedeng makapagbigay ng malaking damage dun sa kalaban nila. Mm-hmm. Diba? Para sin Aldous yan na mage eh. Oops! Bad trip yun ah! Talaga ulo, bad trip talaga siya. Laking bad trip nun mga... Sa dinami-dami ng timing na pwedeng ibitaw yung rocket na yun, bakit masasakto pa na kung kailan papatay na yung ano, papatay na yung blue buff, di ba? So, 3-5 ang ating score dito. Medyo masaklap nga lang on to the side of Saksa, pero still tuloy ang boxing. Andiyan dyan na rin. Pero to, Sakuragi buhay pa with the help of this vengeance. Here comes Bruno, mga kaibigan, na it's out na kailag. Grabe, pero si Zach dito wala nang buhay and still kill secured for Arkangel. Gusto pa, mga kaibigan, na Chicken Joy. Gandang pasok dito. Nakupo na si Sarit para ang ninja kela, but still look at this Trilla. Naku po, wala na boy si Ares and patay. Na naman, 5-5 ang ating score. Naku po, parang ulam lang namin. Ito na yung sinabi natin kanina guys eh. Yung Sicilian. Abang tumatagal yung laro, nakakapag-stack yan. So nakita mo naman yung damage kay Kimi kanina nung napalakpakan niya sa gitna. Talaga namang kumalahati ang buhay Eason. Nagfe-flex lang ng kanyang muscle dito. Parang pero kailangan nilang kuhanin tong mid lane. Parang piningot ng teacher pre ng elementary ka. Yung, alam yung patilya pag hinilang pataas. Yun. Ganun yung nangyari sa Kimi. Hindi ka nagpapagupit ha. Ayun, hinila yung patilya pataas ni teacher. Pero eto na, nakupo, T6 dito, wala nang buhay, ladies and gents. Way of the world naman para kay Bruno, pasalog sila dito. Coming from behind, Zach dito, wala nang buhay. Nakupo, pero sa bottom lane, na look at this joke. Bruno's been taken down as well. Gumaganti ang new era. Nakupo, another one, Kiki patay, tumakas na lang si Eason. Lalim yun, sir. Apakalalim yun, para sa nila, error for error na yun. Yung error na ngayong iniwan nila yung marksman nila eh. Tapos error pa rin yung pinasok nila yung second tower ng New Era. Which is alam natin na buhay pa yung Grak, buhay pa yung Kimi, may ejector pa para ilabas ka. So, mahirap nga yun para dun sa team ng ano ngayon, Arkangel. Sa team ng Arkangel. Kaya nga, mukhang unsynchronized sila. Pero ito, sinusubukan nilang kunin dito si Cho, but there's so much dashes coming from Andre. Red buff na reset, good delay lang din. Last third of our game, napunta na sa New Era. Mukhang nasa New Era ngayon ng control ng laro natin. Ha? Sa kanila yung kalamangan ngayon, mga kaibigan. Siyempre, Kimi pa din yan. Damage per second yan. So, mas mabilis para sa kanila na makakuha ng tower. Shout out nga pala kay Mandid tsaka kay ni Velasquez na lagi nakasuporta sa atin na dito sa live. Shout out sa inyo mga tower. Pero yun nga. Oops, Andre, nasipa pa nga rin dito. Mukhang mabiburst doon po yung tank nila.
yun pa, mga kaibigan, yung sakit sa ulo, nayakap din dalawa, pero flicker out si Andre dito. T6 naman, mangungulit pa rin, natakpan, kinwarantine. Mm-hmm. Yung isa, hindi makakalabas yan, pero kasi wala silang backup damage, pre-hit lang din, pero kayang saluhin dito ni Grock eh. Kayang saluhin dito ni Grock yung damage, so okay lang, okay pa din. Nakaano na ata to, nakatina shield na yata if ever. Item check nga tayo, or na, nakadikit kasi din sa ano, sa wall. Ayan, ladies and gentlemen, tina shield na nga din for this Grock. So kayang-kaya, and for the Sicilian naman, naka-lightning truncheon pa lang. Mamaya yan, kapag ka nakubuo niya na yung Clock of Destiny, in the longer run, nakangati lahat. Clock tapos Holy Crystal, palag na yan, sir. Oh. Tapos Glowing One. Okay pag, na yun, kompleto na yun. Pag pumatong ang kitlat yung ano, first damage kill nun. Yan. No, neto talaga. Para na naman ano, para ka na naman piningot ng teacher mo nung elementary matic. Ka. Gamit yung hindi ka marunong magpagupit ha. Hmm. Matic sa'yo yan. Ayun, pero ito na nga mga kaibigan, mukhang nagkakakita na rin sila. So match dito, uy, mukhang no, habang kasi habang sina ano hinahabol mo kasi yung Kimi, sinasaktan mo lang yung sarili mo. Kaya huwag kang habol lang habol kasi hindi lahat ng hinahabol bumabalik. May mga bagay talaga na the more na hinahabol mo lalo walang masasaktan. So tama ka diyan. Shoutout daw kay Sheng Hernandez at kay Arvin Recio. Shoutout din sa iyo, Honey Velasquez. Ayun. Ito na nga mga besties na oh. Pagka ganitong sitwasyon, malaki lamang ng new era, 4K gold lead, kailangan wag nalang bitawan to. Consistency is the key, knowing the fact that there's a level 1 lord na rin which is up and running. So pwede na tong kunin ng new era, kaso ingat lang sila sa contest ng Arkangel. Eto na, re-reset lang din, feeling ko lang din, ayun, top lane. Na reset yan, kasi more on objectives po yung new era. Alam nila kaya pang bumaliktad dun laro, kasi the more na tumatagal ng laro, the more na nakakapag-farm yung Sicilian. And alam din nila yung pwedeng ibigay na damage sa kanila ng Sicilian. Ang feeling ko lang nagiging error ng Arkangel dito. Ayun. Hindi nila nababantayan yung marksman, which is kanina na free hit nga nung Johed eh. Kaya nga namatay siya ni si Saksha doon eh. Kasi iniwan nila, nag-focus sila doon sa bottom lane kasama si Tams. Si Tams kaya naman niyang i-maintain yung buhay niya. Di ba? Oo, tama. So, yun nagiging error for them. Tama ka dyan na Kuya Irv. 31k gold dito for Ark. Eray, dali! Isang combo? Diba? One hit combo? Ayos yun na. Matic, sir. Napadaan lang eh. Napadaan lang. Talaga naman tinignan mga kaibigan. Pero ito si T6 commended to, no? Napakakunat. Oo. Napakakunat. Kanina pa yan, ang game number 1 pa yan. Talagang ayaw na paawat. Pero ito sa top lane, si Cho talaga ding napakakunat din sa kanyang lane. Ayaw din bitawan yung top lane dito. Talagang mapipressure yung Arkangel dito. Mamapapili sila. Either they're going to contest the Lord or RC Eason dito yata. P-ballers na yata, but still alive. Nabuhay na ko po. Nabuhay ang Kufra. Pwede pang kumambak. Pero ito si Aris. Naku po, nagkamali ng pinasukan liga. Lord mo ang itutuloy pa din. Napanood ko na itong ganitong style. Naku po. Pwede yan. Diretso. Wala mag-contest yan. Siguro, ikaw-contest sila nung contest sila nung X-Borg. Ayun yung medyo mahirap pag na-contest sila nung X-Borg. Pero Aris dito, pinatagalan laban. Uy, pwede pong puntahan. So, yung tinuloy na lang. Pero okay lang, na-secure na nung Grock, which is maganda ang pinakita, lalo na nung first series kanina. Depensa na lang. Ayun, nung first game, no? First game pa lang, no? Talagang may pinatutunayan na yung Grock nila eh. Oo, kanina pa nga yan. No? Umabot na ng game number 2 tayo ngayon. And for this, nagkaroon pa ng good window dito for the new era to do a comeback or to do a reverse sweep if ever forcing this game to game number 3. Pero ito, 6-10 ang ating score. 13-minute game time, Lord will go to the bottom lane. So, tingnan natin kung madedepensan to ng Arkangel. But I'm pretty much confident na madedepensan pa nila to. Masyado pa namang maage. Para maaga pa yan. No? Huwag lang maiisaan, Shoutout nga pala kay Kuya LA, yan ng ML sa Calje. Shoutout sa ito. Shoutout sa ito. Pero yun nga, mga kaibigan, dito sa bottom lane. No, item check nga tayo para sa Kimi. Tingnan natin direct kung okay na yung item niya. Okay na din eh, kompleto na eh. Oh. 9k na yung pera eh. So, 10k na nga silang dalawa ng Joey do. So, kung sino man yung makikita nila sa labas, automatically kaya nila i-burst down. Tama ka dyan. So, pagalingan na lang din talaga dito ng pwestuhan. Pero to Wave the Dragon para kay Andre. Bali, walang sakit ng ano. Sakit ng Sicilian, mga besties. Easy death lang to para ay tropang Sicilian natin. Sa bottom lane, ganun din. Aray, yung Lord dito, naligaw. Naku po, saan pumupunta-punta? Wala ang minion. Nakasama, yari. Half-life kagad ng tower, pero well-defended. Para sa Arkangel, middle lane, ganun din. Madedepensahan pa din, mga kaibigan. Another minion set of Wave dito sa bottom lane. And I think that be it. Ayun, new era was able to secure a tier 3 or third tower dito for the Arkangel. Meron sa atin ano, Sicilian, naramdaman mo na yung damage, nakita mo.
So, pwede na yan. Pwede na pumalagyan. Huwag niya lang makukuha si Mats. Kasi pag nakaklapan niya si Mats, automatically mababurst down dyan. So, if ever na ganun yung mangyari, nandun na yung tamang pagkakataon para kay Saksha na kumuha pa ng, ano, kumuha ng tamang spacing para makapag-free hit sa kanila. Kaya nga. Na, ano, nag-online na si Kiki. Relax ka lang dyan, Bruno. Meron pa naman dito si Cillian. So, mamaya pag nag-online tong Bruno, panigurado, masakit na rin si Cillian. So, 1-2 combo, hit-punch combination mapakita dito sa atin mga, I mean, parang karate chop dun, vocal chop. Lahat ng style dito ng Arkangel gagawin nila. And for that, two era, ayun, pati dugo. Tama, Sharky, ano, kay Madam Mitch Liwanag. Congrats, congrats. Uy, congrats nga pala, Mitch. Ayan. Nanonood ba siya? Congrats sa iyong baby. But, nanonood siya ngayon, nanonood siya ngayon. Yung ano dito sa PC. Eh, shoutout sa iyo, Mitch. Ayan, congrats. Ati JP, nandiyan din. Congrats, congrats din JP. Talaga namang sobrang saya ngayon ng, ano, ng araw nitong mga to. Talagang solid yan. Pero oops, eto na nga. Balik tayo sa laro. Mga kaibigan, T6, mukhang tinakpan yung isa. Ison na iwan dun sa kanyang bush. So, pinapatagal pa na. Actually, kaya nang tapusin ng Nuire. Eh, nahihirapan lang sila siguro dahil baka magkaroon pa sila ng isang pagkakamali na pwedeng makambak nila. Baka makambak. Eh, Bruno pa rin naman yan. Eh. Bruno still love Bruno. And delicates pa yung new era dito if ever. And for Arkangel, sila na talaga ang left behind dito. Pagdating sa gold, it's 10k gold lead in favor of new era. Pero for new era, hindi nga lang nila kagad basta-basta matatapos. Aray, naku po, nawala agad. Yata, tipo pa nga yun. Pero si Andre dito, nasasakta na sa damage ni Saksha, no? Iba na din yung damage ni Saksha dito. Oh, yun na. Naku po, eto na, new era, pumasok na yung triple kill kagad para kay Ares. Mga kaibigan, another one, Kofra, Ison, ngayon lang dumating, pero mukhang late ka na din. Eto na, sa Oragi naman, coming from behind as well, cutting the minions, pero patay. Wave the Dragon naman dito para kay Andre. Ladies and gents, look at this, wipe out ang Arkangel. At tapos na nga to, sir. Feeling ko lang. Tapos na to, sir. Mga kaibigan, maticals na to. Besi mo. So, 1-1 ang ating score. Well played para dito sa Nuira. Grabe. This fight, mga...